Bago po ako magpatuloy, nais kong pasalamatan ang Libra Tango TV Channel na sumusuporta ang MIL Rock TV. Thank you, sir. At ang Kaulo Family TV. Marami pong salamat sa inyong mga suporta. Leadership is the art of influencing and directing people in a way that wins out their obedience, confidence, respect, and honesty. Cooperation in achieving common goals. Ang pamumuno raw ay isang sining ng pag-impluensya at pagdidirekta sa mga tao. Ito ay sa parang iyong mapagwagian ang iyong mga nasasakupan sa kanilang pagsunod na may kumpiyansa, paggalang at tapat na pakikipagtulungan upang makamit ang mga layunin. There are two types of leadership. Number one is the authoritative or dogmatic. This leader who obtains obedience by asserting authority and superiority or instills fear or punishment. Number two is persuasive or considerate. One who obtains obedience and leads by compassion and persuasion and consider the human factor in dealing with his men. Ang mga uri daw ng leader. Una ay ang makapangyarihan o dogmatic. Ito ay isang uri ng leader na umaakit ng pagsunod sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagpipilit ng kanyang otoridad at superioridad at nagpapataw ng pananakot at ng pagpaparusa. Ang ikalawa ay ang makapangyarihan o makonsiderasyon. Ito ang leader na nakakakuha at nakakahikayat sa kanyang mga nasasakupan upang sumunod. Siya ay namumuno sa pamamagitan ng pakikiramay at panghihikayat sa kanyang mga kasamahan at palagi niyang isinasaalang-alang ang human factor sa pakikitungo sa mga tao. Leadership traits are the personal qualities that shape effective leaders. Many leadership traits are transferable across industries. The authors trace these attributes to, among other things, personality traits such as being hardworking, practical, and bold enough to take risks. Ang mga katangian ng pamumuno o isang leader ay ang mga personal na katangian na humuhubog sa mga epektibong pangunguna. Maraming mga katangian ang isang leader at ito ay naisasalin sa industriya ng mga security practitioner. Nakikita ng mga sumulat ang mga katangian ito. Bukod pa sa iba pang mga bagay ang mga katangian ng isang leader tulad ng pagiging masipag, praktikal, at sapat na matapang ang loob na harapin at makipagsapalaran sa mga hamon na maaari niyang maranasan. And what are those the leadership traits? Number one is integrity. The quality of being honest, having strong moral principles, moral uprightness, he is known to be a man of integrity. The state of being whole and undivided, just like upholding territorial integrity and national sovereignty. Integridad, ang kalidad ng pagiging tapat at pagkakaroon ng matibay na mga prinsipyo sa moral o moral sa katwiran. O kilala siya bilang isang taong may integridad. Katulad ng ang estado sa pagiging buo at hindi nahahati. Maging sa pagtataguyod ng integridad ng teritoryo at pambansang soberenya. Initiative. The ability to assess and initiate things independently. The power or opportunity
to act or take charge before others do. Seeing what needs to be done and doing it even in the absence of direction from superiors. Inisyatibo. Ang kakayahang magsuri at simula ng mga bagay kahit na nag-iisa. At ang kapangyarihan at pagkakataon para kumilos at gawin bago ito gawin ng iba. At nakikita kung ano ang kailangan gawin at gawin ito kahit na walang utos o direksyon mula sa mga nakatataas. Bearing, proper carriage of oneself, setting high standards, appearance and conduct, avoid of excessive profanity, controlling and conduct your voice and gestures so that extremes of emotion do not show in your action except at the times you carefully choose and avoid mannerism. Bearing, wastong pagdadala ng sarili, pagtatakda ng mataas na pamantayan sa itsura, tindig at pag-uugali. Iwasan na maging bastos at kontrolin ng sarili at pag-uugali. Maging sa iyong boses at kilos upang maiwasan ng labis na damdamin at upang huwag ipakita ang iyong mga aksyon maliban sa mga oras na maingat mong pinili. Iwasan din ang mannerism. Judgment is the ability to logically weigh facts and possible solutions on which to base sound decisions, thinking out the effects of what you are about to do before doing it. Paghatol ay isang kakayahang logical na timbangin ang mga katotohanan at posibleng solusyon kung saan pagbabatayan ang mga tamang desisyon. Pag-isipan ang mga epekto ng iyong gagawin bago ito isagawa. Loyalty is the quality of faithfulness to the organization, your superiors, subordinates, and associates, passing on and carrying out top orders of superiors without expressing personal criticism, defending your men against unfair treatment from outside or above. Katapatan. Ang kalidad ba ng katapatan sa organisasyon ay para lamang sa mga nakatataas o sa nasasakupan at mga kasama? Pagbibigay at pagsasakatuparan ng mga pangunahing utos ng mga nakatataas nang hindi nagpapahayag ng personal na pagpuna at pagtatanggol sa iyong mga kasamahan laban sa hindi patas na pagtrato mula sa labas o galing sa itaas. Dependability, the quality of being trustworthy and reliable, certainly of proper and loyal performance of duty, being at places on the time when you're told to be there or when you say you will. Dependability, ang kalidad ng pagiging mapagkakatiwalaan at maaasahan, tiyak at wasto at tapat na pagganap ng tungkulin. Unselfishness, ensuring that the needs of your men are met before attending to your own needs. Sharing of hardships, danger, and discomfort with your men. Hindi makasarili. Tinitiyak mo na ang pangangailangan ng iyong mga tauhan ay natutugunan bago mo tugunan ang iyong sariling pangangailangan. Nakikishare ka o nakikibahagi ka maging sa kanilang paghihirap, maging ito man ay sa panganib o sa kanilang mga kakulangan o maging sa ginhawa ng iyong mga kasama. Enthusiasm, positive zeal or intense in the task at hand, liking your job, never complaining in front of his men about
day or system. Masigasig, positibong paggawa at masidhing damdamin sa gawaing kinakaharap. Gustong-gusto at masaya sa kanyang trabaho. Hindi kailanman nagre-reklamo sa harapan ng kanyang mga kasama, maging ito ay tungkol sa kanila o sa sistema. Endurance. What is endurance? Endurance is the mental and physical stamina even under extreme pressure. Ang pagtitiis daw ay isang mental at physical na tibay ay nasa ilalim o nasusubok ng isang matinding pressure. Adroitness and sensitivity in dealing with others or with difficult issues. Giving every man his due by being equitable, impartial, and consistent in application of rewards and punishment, listening to all sides of an issue before making a decision that affect your men. Adroitness at sensitivity sa pakikitungo sa iba o sa mahirap na mga issue. Ang pagbibigay sa bawat tao ng kanyang nararapat sa pamamagitan ng pagiging patas, walang kinikilingan at pantay-pantay na aplikasyon ng mga gantimpala at mga parusa, pakikinig sa lahat ng panig ng isang issue bago gumawa ng desisyon na makakapekto sa iyong mga tauhan. Be technically and tactically proficient. Learn everything you can about to do your job well. Study investigation, report writing, weapons detection, and individual tactics until you're an expert and your men turn to you for advice and guidance. Seek responsibility and take responsibility for your actions. When something needs to be done, don't wait until you're told to do so. Do it now. In taking responsibility, there's a special way. When performance is bad, take responsibility and hang on to it. When performance is good, take the credit but pass it on quickly to your men. Humanap ng responsibilidad at tanggapin ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon. Kapag may kailangan gawin, huwag maghintay hanggang sabihan kung anong dapat gawin mo. Gawin mo na ngayon sa pamamagitan ng pagtanggap ng responsibilidad. Ito ay mayroong isang special na paraan. Kapag ang pagganap ay hindi maganda, tanggapin ang responsibilidad at manatili dito. Kapag ang pagganap ay mahusay, kunin ang kredito, subalit ipasa ito ng mabilis sa iyong mga kasamahan o tauhan. Know yourself and seek self-improvement. Look at the good leaders around you. Then, look at yourself. Honestly, ask yourself, what could I do better? Set aside time to watch others, to study good leading and learn how to turn your own weakness into strengths. If you really want to know yourself, ask another leader who is the same grade and who sees you work as a leader. Kilalanin ang iyong sarili at maganap ng pagpapabuti o pagpapaunlad sa sarili. Tumingin sa mabubuting pinuno sa paligid mo. Pagkatapos ay tingnan mo ang iyong sarili at tanungin mo. Sa totoo lang, tanungin ang iyong sarili, ano ang maaari kong gawin nang mas mahusay? Maglaan ng oras para bantayan ang iba? Pag-aralan ang mabuting pamumuno at alamin kung paano gawing kalakasan ng sarili mong kahinaan. Kung talagang gusto mong malaman ang iyong sarili, magtanong ka sa ibang mga pinuno o leader na kapareho mo ng grado at nakakakita sa iyo na nagtatrabaho bilang isang pinuno o leader. Make sound and timely decisions. When you have to act in order to get the mission,
accomplish. Spend all available times considering your alternatives. But when your decision has to be made, make it a good decision now. It's far better than the best decision made too late. Gumawa ng tama at napapanahong desisyon. Kapag kailangan mong kumilos upang gumawa o magawa ang misyon, gugulin mo ang lahat ng magagamit na oras sa pagsasaalang-alang sa iyong mga alternatibo. Ngunit kapag ang iyong desisyon ay kailangan gawin, gawin ito. Ang isang mabuting desisyon ngayon ay mas mabuti kaysa pinakamahusay na desisyong ginawa ng huli na. Know your men and look for their welfare. You should know far more about your men than their uniform. You must know what's inside them, what makes them to do things, and what makes them not to do things. What turns them on and off, and what their needs are. Show that you care about them by meeting their needs. Wherever possible, consider them as men with problems, hopes, and feelings just like you. Kilalanin ang iyong mga tauhan at hanapin ang kanilang kapakanan. Dapat mas marami kang alam tungkol sa kanila. Dapat mo ring malaman kung ano ang nasa loob nila, kung ano ang nag-uudyok sa kanila, na gawin ang mga bagay-bagay, kung ano ang dahilan din kung bakit hindi nila ito ginagawa, kung ano ang ayaw at gusto nila, at kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Ipakita mo rin ang iyong pagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Dapat mong isaalang-alang na sila ay may mga problema rin at damdamin ang katulad mo. Develop sense of responsibility in your subordinates. When your men have demonstrated the skill and well necessary to do a job, then let them to do it. But make sure they understand that along with authority to do the job, they must accept the responsibility to you. To get the job done right, give responsibility in line with ability and potential. Stretch out each man a little more each time. Bumuo ng responsibilidad sa iyong mga subordinates. Kapag naipakita ng iyong mga tauhan ang kanilang kakayahan at hangaring kailangan para gumawa ng kanilang trabaho, kayaan silang gawin ito. Ngunit tiyaking nauunawaan nila na kasama ng awtoridad na gawin ang trabaho, dapat nilang tanggapin ang responsibilidad sa iyo na gawin nila ang kanilang trabaho ng tama. Magbigay ng responsibilidad na naaayon sa kakayahan at potensyal. Ensure that the task is understood, supervised, and accomplished. Consider each man's skill and will to perform a task before you tell him to do it. Explain the task to him in the detail necessary to ensure his understanding, task, conditions, and standards. It's a clean way to do this. Check his performance from time to time to ensure two things. One, that he knows you're available to assist him when you're necessary, and number two, that he knows you insist good performance. Tiyakin na ang gawain ay nauunawaan, pinangangasiwaan, at ito ay nagagawa. Dapat isaalang-alang ang kakayahan at kagustuhan ng bawat tauhan mo na gawin ang isang gawain bago mo sabihin sa kanya na gawin ito. Ipaliwanag ng mabuti ang gawain sa kanya sa mga detalyeng kailangan upang matiyak ang kanyang pagkaunawa. Ang task, condition, at standards ay isang malinis na paraan para magawa niya ito. Suruin ang kanyang pagganap paminsan-minsan upang matiyak ang dalawang bagay. Una, na alam niyang handa kang tulungan siya kapag kinakailangan, at alam niyang pinasisilip mo ang mahusay na pagganap. Keep your men properly informed. Make sure that your men understand the importance of what you expect them to do in terms of the overall mission of your unit or organization.
If you keep them informed, whenever you have the time, they'll trust you and not ask why. In critical situation, when you clearly don't have time or explanation, panatilihin ang iyong mga kasamaan na nasa wastong pagkaunawa. Tiyaking nauunawaan ng iyong mga tauhan ang kaalagahan nung ano ang inaasahan na dapat nilang gawin sa mga tuntunin at pangkalantang utos o layunin ng inyong unit o organisasyon, sapagkat kung iyong ipapaalam sa kanila sa bawat oras ang kanilang mga dapat malaman, ay magtitiwala sila sa iyo at hindi sila magtatanong ng bakit, lalo na sa panahong kritikal ng sitwasyon, kung malinaw sa kanila na wala kang oras para ito ay ipaliwanag. Employ your men in accordance with their capabilities. Know your men are required to do as a unit and know what they can do. Make sure that the level of performance you expect of them is not too far beyond their capabilities. Likewise, make sure that the required level of performance is challenging to your men. If it's too easy, you're not stretching them out. Employ ang iyong mga tauhan alinsunod sa kanilang mga kakayahan. Alamin na ang iyong mga tauhan ay kinakailangang gawin bilang isang unit at alamin kung ano ang maaari nilang gawin. Siguruhin na ang antas ng pagganap na inaasahan mo sa kanila ay hindi masyadong malayo sa kanilang kakayahan. Set the example. Follow me and do as I do is a far more effective way to inspire good performance than do as I say. If you expect your men to do something, he prepared to do it with yourself and do it as well as you expect your men to do it. There's no technique of leadership more powerful than this one. It is the absolute essence of leadership in crisis or in normal day-to-day operation. Itakda ang isang halimbawa. Ang sundan mo ako at gawin mo ang aking ginagawa ay isang mas epektibong paraan upang magbigay ng inspirasyon sa pagganap ng mabuting performance kaysa sa gawin ang sinasabi ko. Kung inaasahan mong gagawa ng isang bagay ang iyong tauhan, handa siyang gawin ito sa iyong sarili at gawin ito gaya ng inaasahan mong gagawin ito ng iyong mga tauhan. Walang pamamaraan ng pamumuno na mas makapangyarihan kaysa sa isang taong ito. Ito ang ganap na esensya ng pamumuno sa panahon ng crisis o sa normal na pang-araw-araw na operasyon. Train your men to work as a team. Make sure that your men have an opportunity to gain confidence in their own abilities and in the abilities of others on their team. Most importantly, make sure that each man understands how his own performance affects other members around him. Sanayin ang iyong mga kasamahan na gumawa bilang isang pangkat o grupo. Siguraduhin na ang iyong mga tauhan ay may pagkakataon na magkaroon ng tiwala sa kanilang sariling mga kakayahan at sa mga kakayahan ng iba nilang kasama sa koponan. Pinakamahalaga na tiyaking nauunawaan ng bawat tauhan mo kung paano nakaka-apekto ang kanilang sariling pagganap sa iba pang miyembro sa paligid nila. I would like to acknowledge and thanks EDC Academy, of course, Dr. Jun De La Cruz, sir, LPU Batch 10, mga classmates, stay safe, stay home, ingat po tayo. Of course, my Suleman family, Boss ISL, Boss TLS, and Boss Carl. Bago po tayo magwakas, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang ilang mahalagang katagang ito. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad, ay kilalanin mo siya at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon
at humiwalay ka sa kasamaan, magiging kagalingan ng iyong puso at utak sa iyong mga buto. Yan po ay nakasulat, mababasa sa Kawikaan 3, talatang 5 hanggang 10. Ito po si DJF. Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat.